Hello, welcome ulit sa ating channel, Travel Moto PH. Kung bago ka lang dito sa ating channel, please like and subscribe for more videos. Today's vlog is, ano ba ang dapat nating dalhin kapag tayo ay sasabak sa isang long ride? So, kalimitan sa mga long ride, inaabot ng 3 days. Or 2 days, nag-overnight na dun sa destination nila. So, ano nga ba ang kailangan nating dalhin? So, ako nung pag ako nagra-ride, ang dala ko lang pera, extra damit, at tools ng motor ko. So, meron pa palang dapat dalhin, mga emergency kit. So, isa-isahin natin yan, guys. Unahin natin, number 1 is budget. So, okay. Siyempre, kailangan naman ng budget. Di ka naman makakalis sa bahay kung wala kang dalang pera. Hindi naman natin makakalimutan yun, siyempre. Number 2 is extrang damit. So, yan guys. Yan ang madalas kong dalhin kapag may long ride kaming mga tropa. Siyempre, pag ang destination natin is mga beach, hindi naman natin maiwasang hindi maligo, di ba? So, kaya kailangan natin ng extrang damit. So, hindi lang extrang damit, kailangan din natin magdala ng extrang brief. So guys, next is tools. So ang kailangan lang naman nating daling tools is yung pwedeng pambaklas ng gulong, screwdriver. So yan, mga importanteng tools na pwede nating dalhin. So, mas maganda rin kung meron tayong top box para may paglagyan tayo ng mga dadalhin natin, di ba? So, hindi naman pwedeng lahat sa bag nakalagay. So, kaya maganda rin yung merong top box. Itong susunod, guys, applicable lang siya sa mga tubeless ang gulong. Yung iba ang ginagamit sa tubeless nila kapag pang-emergency. Meron silang dalang tire sealant. So, meron kasing tire sealant na dumudumi lang yung loob ng tire o ng gulong pag nilalagyan ng tire sealant. So, yung iba naman, ang ginagamit nila, yung tire repair kit. Kung hindi pa kayo nakakita ng ganun, guys, ayan, ito yung itsura nun. Ayan. So, ayan guys, madali lang gamitin yung tire repair kit na yan. So, guys, tandaan nyo, applicable lang siya sa mga tubeless tire. Next, guys, is first aid kit. So guys, kailangan pala natin magdala nito. Para kung halimbawang maaksidente tayo sa daan. Oh, hell no! Huwag naman sanang mangyari sa atin. So minsan, hindi rin talaga maiwasan. So guys, kailangan natin ng first aid kit. Pwede natin ilagay dito ay betadine o mga band-aid, gasa, mga gas tape. Kaya mga elastic bandage. So, pang emergency lang naman. Huwag naman sana tayong mag-same lang sa ating ride. So, ingat-ingat tayo mga kapwa ko rider. So guys, ang sunod natin ay portable tire pump. So guys, pwede naman tayong umorder sa Lazada ng tire pump. So, ayan ang itsura niya, yung portable. So, maganda rin siyang dalin sa long ride. Kung halimbawang wala tayong meron tayong kasamang naplatan, so magagamit natin yung kanina, yung tire repair kit at itong portable tire pump. So madali lang din siyang gamitin, guys. May instruction din naman yan or manual dun sa pag umorder tayo sa Lazada. So guys, itong portable tire pump na to, madali lang siyang gamitin, hindi naman hassle. So, kailangan pala natin yan kung halimbawa maplatan tayo sa kalagitnaan ng ating ride. Lalo na pag malayo ang mga vulcanizing shop. Madalas kasi ride natin, diba, paborito ng mga rider sa bundok. Banking. Ingat-ingat kayo sa pagbabanking niya. So, wag din natin guys kalilimutan magsuot ng riding gear. Mga elbow pad, knee pads, helmet, then gloves. Importante rin yan, this. Meron tayong protection.
So, ingat-ingat na lang tayo sa pagra-ride natin. So, guys, yun lang naman ang advice ko kung tayo ay magla-long ride. So, kung meron pang kulang sa mga sinabi ko, guys, huwag mahihiyang mag-comment dyan sa baba. So, thank you sa mga nanood ng video na to. Kung nagustuhan mo tong video na to, i-subscribe mo na yan. So, sa susunod ulit nating vlog, kita ulit tayo. Salamat!